sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo aking Diyos Ama, iyong nilikha luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagpabago noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Ang Panginoon ko, Hari ng aking puso, tanging sa piling mo at kagalakan ko, kapag kasama mo, O Diyos, lubos ang ligaya. Napakabuti mo aking Diyos Ama, iyong nilikha luluwalhatiin ka. Hindi ka nagbabago.
Ama, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sumasamba, sumasamba ang puso kong ito sa'yo'y sumasamba. Marapatin mong tunay na sa aking pagharap sa'yo ako'y matagpuan karapat-dapat. Linisin mo ang puso ko, bawiin ang mga sala ko sa puso't damdamin. Sa pagtaas ng mga kamay, maging hudyat ng aking buong pagsuko ng buhay at lakas at kaluluwa. Maghari sa buhay kong iyong pinili, sa iyong kamay ay aking tinitiwala, kapahingahan ng buhay na aking hinanga. Sumasamba, sumasamba ang puso kong ito sa'yo'y sumasamba. Marapatin mong tunay na sa aking pagharap sa'yo ako'y matagpuan karapat-dapat. Linisin mo ang puso ko, bawiin ang mga sala ko sa puso't damdamin at sa pagtaas ng mga kamay, maging hudyat
mamamalas ko ang iyong
kagandahan. Panginoong Jesus, lagi kang pinananabikan. Mula sa aklat ng awit, kapitulo 47, versikulo 6. Umawit kayo ng mga papuri sa Diyos. Umawit kayo ng mga papuri sa ating hari. Dahil ang Diyos ang siyang hari sa buong mundo. Umawit kayo sa Kanya ng mga awit ng mga pagpupuri. Isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Listen pa, i-welcome sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kapamilya at kapamilya at kaibigan at sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa ating programang ito mula sa iba't ibang panig ng mga bansa, mga karating probinsya, karating bayan at karating iglesia. At maging sa lahat ng ating mga sign-in viewers at sa mga first time pa lamang na sumusubaybay sa umagang ito, ito po ang My Hiding Place TV. Muli sa pinagpalang umaga sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Martes, June 13, 2023. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. Amen. Tayo po muna ay bumati sa lahat ng ating mga kababayan na maaga-maaga ay nasa atin na pong comment section. Yeah, good morning. Rich Coronel and Amy De La Cruz, Donabel Reyes,
Arlene Pinera and Yolanda Ermino Falcon, Hermie Rosario, Janet Tingson, Adelfa Jimeno, Donabel Reyes, Ma'am Arnelia Trajano, good morning. At ganun din kay Edwin Pascual. Yeah, good morning po sa inyo. For Sibilia, Erlim Dalustado, Jinky Flores, Rosalinda Batid Lesconing, Virginia Malasan, Gloria Cruz. At yun din kay Elena Chiotoro, Jingle Banyes, Des Espiritu, Terry Rie, good morning. Virginia Malasan, Dona Michelle Robles Arcia. At yun din kay Chris Perezosa, Emelia Carnatero, Marilyn Sakakibara, Boyet Ramos, Rosana Kanimlim Chicano, good morning. At yun din kay Helen Marie Tacubo, Naya Bakiran, Randall Sam, good morning. At Nancy Dunon, Ruth Erestain Cabrera, good morning. Cebuguero, Tingson Merut, good morning. At ganun din kay Hermie Rosario and Long Villaluz, Angeline Ingito, Amayalin Bantinay Capio. Yeah, good morning din kay Romy Alaras, Doc Marian Fernando and Jenny Palurina, Solita Candisa Ayes, Zaita Belliana, Adelfa Jimeno, Leonardo Cabingao. Good morning kay Hermie Rosario and Jenny Palurina, Gloria B. Silvestre, Hermine Hilda Villamara Sumadla, Serelina Quedado, Rachel Hamuro, good morning, at Pastor Juliana Narvaez, Ana Marie Llaner, Larena, good morning, Violi Dampil, Aurelia Guiang, Cor Sibilia, Evelyn Galacio, Susan Ni Guzman, Ni Hao Lee. Yeah, good morning, at Phoebe Mampondo Rivera, good morning. Yeah, magandang umaga po sa inyo. Dako naman po tayo sa ating YouTube channel. Good morning kay Scout Thomas Prime and Jenny Pallorina, Rose Armamento, Rowena Silvestre, Maricel Resco, Cor Sibilia, Cynthia Chutoro, good morning. Mara Ibang, Lolo Pell TV, Raymond Looking, Caroline Erana, Annalyn Colocato, Mama Isa, Victoria Maribeles, Leti Umandap, Boyet Ramos, Gina Lingat, at Virginia Malasan, Maria Lourdes Espiritu, Visitacion Soriano, Lolita Manongdo, Freddy Ginto, at ganoon din kay Trina Clarito. At Selena Vlogs, Lizelle Rodriguez, Janet Tingson, Amelita Flores. Magandang umaga kay Mama Gina Moscoso at Maylin Takeda. June Rose Abbas, Sabina Vasquez Cruz. At ganoon din kay Leonidas Cantara. Cynthia Arellano, Ron Arjan Rivera, Maribeth Senisan, Marie Castillo, Crisalina Tebmer and Leti Umandap, Gloria Ineco, Sofia Buena, Ariel Angeles, Aida Pangan, at ganoon din kay Grace Helen, M. Trinidad, Josephine Dultulaw, Scarlett Bell, Richard Caracas, Arlene Manila, Danilo Corpus, Elizabeth Colobong, Josefina de Mesa, and Julieta Jose. Good morning po sa inyo. Yan, kapi-kapi muna. Buong akala'y makakayanan mo.
lakas ko'y nagkulang laban sa kanila. Good morning, Ismael Velano, Kuya Jose Tuason, Lloyd Agaliardo Alvarez, Noemi Florendo Mintosa. Good morning kay Imelda Divina Abisamis, Encato Campo, Chela Mera. Good morning, Gina Cartel. Umaga na umaga. Randy Akar, good morning. Marilu Ferte, Corazon Satural, Josephine de la Cruz, and Shay Cortez. And Regina Silvestre. Magandang umaga po. Pastora Julie Serta Villarta, good morning. John David Galliardo, good morning. And Pastor Tommy Carandang. Bernardo Annalyn, good morning. Lourdes Ibay, good morning. Marlica Guzman, Myra Gabman, Vance Lucas, good morning. Good morning po sa bawat isa, magandang umaga at purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain at programang ito. Muli ang ating taus-pusong pasalamat sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga subscribers, yan, at maging doon sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga kasama, sa lahat ng ating mga partners, maging sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga pamilya, mga kanya-kanyang pamilya na patuloy na sumusubaybay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong lahat, doon sa ating mga kasama din, sa lahat ng ating mga staff, Team Positive, sa ating mga kaibigan. Salamat din sa lahat ng suporta, purihin ng Panginoon sa kabutihan, sa kanyang kabutihan, sa buhay ng bawat isa. At tayo po'y patuloy na nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang pagbibigay sa atin ng pagkakataon, na mabigyan ng silver play button ng YouTube. Salamat, salamat sa bawat isa. At nawa ay patuloy niyong ibahagi ang ating programa sa bawat isa, At siyempre maging doon sa mga pinasasalamatan din natin yung mga bashers natin at yung mga kontrapelo natin, pinapasalamatan natin 'yan. Alam niyo, malaking tulong ang nagawa ninyo sa bawat pag-uusig at persecution na ginagawa ninyo, ang laking tulong talaga. Bakit? Nakatulong yun para gawin namin yung pinakamabuti namin upang patunayan na kami ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos anumang sitwasyon at kalalagayan.
Kaya maraming salamat din sa inyo, no, sa lahat ng mga umuusig sa atin, sa lahat ng mga nagpapakalat ng mga kung ano-anong fake news. Kaya salamat sa inyo dahil sa totoo lang ay malaki ang nagawa ninyo. Napakalaki ng naging bahagi ninyo sa buhay namin dahil malaki yung contribution ninyo actually. Ano? Kasi kung hindi dahil sa mga pag-uusig ninyo, kung hindi dahil dun sa mga pagkakalat ninyo ng mga kung ano-ano, ay hindi kami hindi kami magsisikap pa, no? Hindi namin palalalimin yung aming pagsisikap na magpatuloy ng talagang may masidhing pagsisikap na makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng programang ito. Kaya sa totoo lang, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil sa mga panahon na kami ay pinipersecute at inuusig, mas lalo naming nararamdaman, ano? Actually, kung maaari lang, dagdagan nyo pa, no? Kasi sa totoo lang, bawat persecution at bawat pag-uusig na ginagawa ninyo, ang kapalit pala nun, mga pagpapala, no? So, kaya natutuwa naman kami dahil yung pala rin yung tamang sikreto. Huwag lang gumante, huwag lang magsalita ng kung ano-ano. At ang kapalit pala nun ay promotion. Ang kapalit ay promotion, blessing mula sa Panginoon, pagtatagumpay, ang dami. Kaya sa totoo lang, kung talagang gusto ninyo magpatuloy sa ganyan, ay salamat, ano? Ay sapagkat ang pag-aani ay nasa amin naman din. At natutuwa ako sa Panginoon dahil pinatutunayan niya yung katapatan. Yung totoo pala yung sabi ng Lord, ano? Sabi kasi ng Lord, the vengeance is mine. Kaya sabi ng Lord, huwag kayong mananalangin ng masama. Huwag kayong hihiling ng masama laban sa inyong kapwa. Dahil ang Diyos na nakakakita ng mabuti, siya yung gaganti sa lahat. Tama? Kaya pinaniwalaan ko yun mulat sa pool eh. Kaya may mga pagkakataon talaga na kapag nakakarinig ka ng kung ano-ano, eh siyempre, tao kang masasaktan. Pero at the end of the day, yung mga sinasabi, ipagpapasa Diyos mo at hihingi ka ng tulong sa Diyos para makarecover. Kasi tao ka lang eh. Hindi ka naman bato na manhid ka na, ano yun, bato ka ba na at manhid na hindi mo nararamdaman yung sakit ng kalooban at damdamin pag ikaw ay pinapersecute. Walang ganun tao. Diba? Addict siguro pwede. Hindi nakakaramdam eh. Manhid ng buo. Kaya yung naturo ka ng general anesthesia, no? Eh kahit siguro naturo ka ng general anesthesia, pero yung emosyon mo hindi magiging manhid yun, no? Katawan mo, mga laman mo, walang pakiramdam yun. Pero yung damdamin mo, hindi tatalaban ng anesthesia yun. Masasaktan at masasaktan ka. Diba? Oh, pero sa biyaya ng Diyos, yun yung natutunan natin. Sabi ng Bible, ipag-pray yung mga umuusig na pagpalain. No? At sa isang banda, kapag naging totoo sa puso mo pala, yun ang natutunan ko eh. Kapag naging totoo sa puso mo pala yung paghiling sa Diyos na i-bless yung nagpe-persecute sa'yo, no? Pag natutunan mong gawin talagang totoo, ha? Yung legit, ha? Kasi pwede mo naman sabihin na, Lord, itong mga tao umuusig sa amin na ito, Lord, i-bless nyo sila. Pero pagkatapos mo mag-pray, santamakmak na mga reklamo at mga salitang masasama na naman yung sasabihin mo. Hindi ganun. Kumbaga, pag sinabi mo sa Lord na i-bless, talagang totohanin mo. Pagpalain yung umuusig, totohanin mo sa puso mo. Pagkatapos mo mag-pray sa Lord, huwag ka nang magsasalita ng curse. Huwag ka mag-release ng kung ano-anong curse doon sa isang taong pinag-pray mo pagpalain. Pinag-pray mo pagpalain, pero kine-curse mo naman deep inside. Hindi ganon. Yun ang natutunan ko sa Panginoon. Ano? Sa totoo lang, effective pala talaga yun. Ano? Na kapag pinag-pray mo yung umuusig sa'yo, ng totoo, yung blessing na hinihiling mo para sa kanila, no, ay talagang ipinagkakalob din sa'yo ng Panginoon. O, yun ang natutunan ko. Eh. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Lord. Ano? O, sabi daw nila, ano? Sabi nila, si Prosperity Gospel din daw ako. Eh. O, sabi nila, ewan ko ba dyan, paano mo nasabi itong mga itong prosperity gospel daw ako. Hindi naman ako nagtuturo patungkol sa pera. Hindi naman ako nagtuturo tungkol sa mga pagpapayaman. Hindi ko maintindihan eh. Kaya sa biyaya ng Diyos, kung yun ang nakikita nila, siguro talagang totoo. Legit ha. Hindi ka nangangaral ng prosperity gospel, pero pinagpa-prosper ka ng Lord. Eh kasi nga, pinagpipray mong i-prosper ng Lord yung mga umuusig sa'yo. O, di ba?
O kaya yung mga nagsasabing na prosperity gospel din daw tayo. O hindi. Pagpipray ko uli kayo. Pagpipray ko uli kayo kay Lord. O, para yung prosperity ng Lord ay ibuhos din sa atin. Ano? Alam nyo, huwag lang kayong gumanti ng masama. Makikita ninyo. Isang araw, no, kayo yung ibibless ng Lord. At talagang pagpapalain kayo ng Panginoon. Hindi lang sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo. Teka lang ha. Para may pansit dito sa harap ko eh. Yan. Yon. Okay. Yan. So yun, pag-pray nyo lang, no? Huwag kayong gaganti na masama. Huwag kayong magsasalita ng kung ano-ano. Basta kahit nasasaktan na yung kalooban ninyo, piliin yung tumahimik. Sa totoo lang ha, piliin yung tumahimik at huwag kayong gaganti na masama. Expect ninyo isang araw. May breakthrough gagawin ng Lord sa inyo at ibubuhos ng Panginoon yung pagpapala sa inyo. No? Kaya, doon sa mga nagsasalita ng kung ano-ano at doon sa mga nagpe-persecute, pagpatuloy nyo lang. I-improve nyo pa, no? Kung i-improve nyo pa. Paghusayin ninyo para mas lalo maging effective yung ginagawa ninyong pangusig sa kapwa, no? At masarap sa pakiramdam na after ng pain, after ng mga kaguluhan, yung blessing ng Lord ay ibubuhos sa'yo kasi natutunan mo magtiis. Di ba? Hindi ka gumanti ng masama, pinagpasa Diyos mo, at the same time, ay hiniling mong pagpalain ng Diyos yung umuusik sa'yo. No? Yan. Kaya salamat po sa lahat. Ano? Doon sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, doon sa mga subscribers natin sa YouTube, ano? Ayan, salamat po. Doon sa mga listeners natin at doon sa mga kapatiran nating patuloy na sumusubaybay sa programa natin tuwing umaga. Kaya kung mapapansin po ninyo, pakonti ng pakonti yung sa Facebook, ano? Yung mga nanonood dyan ng live. Pakonti sila ng pakonti. Eh siguro, unti-unti nilang, unti-unti silang nagigising na hindi pala para sa kanila ito. Joke lang. Siguro, hindi nila, yun yung sinasabi ko. May mga differences tayo. Dito kasi sa atin, kung ano yung tama, yun lang ituturo natin. Pag mali, bali. Diba? Dito sa atin kasi sa programa natin, walang keme-keme dito eh. Wala ritong, walang ano dito. Walang himas-himas dito. No holds barred. Diba? Kita nyo naman. Pag mali, mali. Pag hindi tama, hindi tama. Diba? Hindi yung tipong patatamisin mo yung pananalita mo para manatili lang yung mga tao sa'yo. Hindi natin kailangan yung ganun, ano? Hindi ho natin kailangan ng yung tawag dito, yung aamuin mo yung tao o kaya yung hihimasin mo sa pamamagitan ng matatamis na pagtuturo at pananalita para lang dumami yung mga makikinig sa'yo. Nako, hindi ho sa atin uso yun. Pag mali, mali. No? Pag hindi tama, hindi tama. No? Maalala ko nga pala, bago tayo mag-umpisa, maaga-aga pa naman. Kahapon kasi, ay meron nang gano'n sa atin, ano? Meron nag-message sa atin. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan, ano? At hindi ko na lang babanggitin kung saan. May nag-message at ang sabi niya ay di daw niya alam ang gagawin niya dahil sinakta na naman daw siya ng kanyang kinakasama. O, nagpakita pa na siguro doon sa group chat namin na yun. Ano? Siyempre, nabasa yun yung mga kasamahan natin sa group chat. Actually, hindi lang yun yung first time na nag-send siya ng message na sinasaktan daw siya ng kanyang kinakasama. At nagsisend pa ng picture na may mga pasa-pasa. Alam po ninyo, kung ako tatanungin ninyo, since maliwanag naman yung salita, kinakasama, alam nyo naman palang sinasaktan kayo ng kinakasama ninyo, wala ang rason para manatili pa kayo. No? Binubugbog na pala kayo at sinasaktan. Magtatanong pa kayo kung anong sagot. Hindi ba maliwanag yun? Hindi nyo na kinakailangan ipanalangin yung ganong klaseng tao. Bisa sabihin, hindi, pag-pray natin para maayos pa. Nung ipinag-pray nyo ba, naayos ba? Minsan kahit ipag-pray mo, hindi maayos yung sitwasyon. Bakit? Kasi yun na nga yung tugon ng Diyos. Yung sitwasyon na kinasasadakan mo, yun na nga yung tugon ng Diyos sa panalangin mo. Di ba? Yun yung tugon ng Diyos sa panalangin mo upang umalis ka dahil nasa maling sitwasyon at kalalagayan ka. Hindi yan yung tamang tao para sa'yo.
Kasi tayo kasing mga tao, pag masumpungan nating magustuhan ng tao, pakiramdam natin, yun na yung kalooban ng Diyos. Di ba? Maraming taong mga humarap sa mga altar, feeling nila sila na yung pinag-isa ng Diyos. Pero at the end of the day, nagbubugbugan, naglolokohan, nagkakasakitan. Hindi ho lahat ng humarap sa altar, pinag-isa ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Kaya minsan kapag merong nagkabugbugan o kaya talagang away ng away, sasabihin ng mga nasa paligid ang pinag-isa ng Diyos, di pwedeng paghiwalay ninuman. Sino naman ang may sabi sa inyo na yung mag-partner na nagbubugbugan araw-araw ay pinag-isa ng Diyos? Meron bang ganun na binibigay ang Diyos sa isang tao? Ang Diyos ba magbibigay ng isang tao na makakasama ng isang tao na magiging parusa sa kanya habang buhay? Mag-isip-isip nga tayo. No, di ba? Kaya, hindi nyo na para ipanalangin yun. E kung halimbawang ipinanalangin nga ninyo at hindi pa rin natitigil sa pambubugbog, pananakit, hindi ba nyo naiisip na maaari yun na yung tugon sa inyo ng Diyos? Hindi na para ipagpatuloy ninyo yung pakikisama sa isang tao na ganun ang ginagawa sa inyo. Di ba? Kaya wag kayong kaya nga sa pakikisama sa isang tao, kung pipili kayo ng mapapangasawa at nag-aantay kayo ng kalooban ng Diyos, antayin nyo talaga yung kalooban ng Diyos. Huwag nyong ipilit yung sarili ninyo. Huwag nyong ipilit ang isang tao sa isang... Huwag nyong pilit ang sarili nyo sa isang tao na hindi naman talaga totoong kalooban ng Diyos. Matipuhan at magustuhan ninyo, kalooban na ba ng Diyos agad? Magtanong kayo sa Panginoon. Maghumingi kayo ng mga palatandaan. No? Manalangin kayo ng gusto. Huwag yung pasok lang tayo ng pasok. Kaya pagka... Nakakita lang ng pogit maganda, napapakanta na, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. O kaya bukas, yung black eye dito, ha? Pasa dito, o mura, tadyak, sampal. O yun ang inaabot ninyo. Naintindihan niyo po ba? Ang galing sa Diyos, hindi para magdulot ng pasakit sa inyo. Tandaan niyo yan. Ha? Ang taong galing sa Diyos na makakasama ninyo habang buhay ay isang uri ng tao na hindi magdudulot ng pighati, hindi magdudulot ng pasakit, hindi magdudulot ng trahedya sa buhay ninyo. May problemang darating sa pagsasama ninyo, totoo yun. Pero yung para ikaw ay saktan, para ikaw ay gawing busabos, para ikaw ay baliwlain, lukohin, pasakitan, galing ba sa Diyos yun? Oh, di ba? Sa isang banda, kung ganyan ang sitwasyon na nararanasan natin, consequences yan ng mga maling pagpili at padalos-dalos nating desisyon sa buhay. Naintindihan niyo po ba? Pasok kasi kayo ng pasok sa mga desisyon na hindi tama. Tapos sa huli, magtatanong kayo sa Diyos. Saka kayo magtatanong sa Diyos kung kailang bugbog sarado na kayo, pasapasa na kayo, saka kayo mananalangin sa Diyos. Eh kung nung una pa lang pinananangin nyo na sa Diyos, hindi na kayo umabot sa ganyan. Kaya ang sagot ko dyan, kung ikaw binubugbog, pumunta ka na ng presinto, magpa-medical legal ka, ipakulong mo na yan. Magtatanong ka pa ba sa Diyos? Panginoon ko naman. Di ba? Make sense. Kung halimbawang sa una at pangalawa, pangatlo, pinagpe-pray mo sa Lord, pero pare-parehas ang kondisyon, hindi nagbabago, yun na yung tugon sa'yo ng Diyos. Umalis ka na sa maling sitwasyon at maling kalalagayan. Sinasaktan ka na. Sa bibig na rin ang galing, kinakasama. Hindi mo naman pala talaga asawa. Diba? Kung sakaling nagkaanak kayo, kuhanin mo lahat ng anak mo. Magsama-sama kayo, iwanan mo yan. Ako po, Panginoon ko. Siguro ngayon lang kayo nakarinig ng payong ganun ano. Diba? Siguro nagugulat yung mga nakikinig ngayon. Siguro ngayon lang sila nakarinig ng ganun payo. Abay, totoo naman. Maging liwanagan nyo lang yung isip ninyo. Huwag nyo lang isarado. Kasi hindi yan galing sa Diyos. Maniwala kayo. Ang taong galing sa Diyos, hindi magbibigay ng pasakit, hindi magbibigay ng kabigatan sa buhay mo, hindi ka ilalagay sa isang alanganin, hindi ka bibigyan ng pighati. Di ba? May dadaanan kayong proseso ng mga problema sa buhay sa pagsasama ninyo. Di ba? Thick and thin, sa hirap at kinhawa, sakit at karamdaman, dadaanan nyo.
Pero yung talagang ikaw ay sasaktan pa. Wala akong nabasang ganun eh. At sa mga kinakasal, walang ganun eh. No? O sa pananakit at suntukan, tayo magsasama sa sabunutan at sampalan, magsasama pa rin tayo. Walang ganun. Hirap at ginhawa na mararanasan yung sitwasyon, oo. Sakit at karamdaman, oo. Pero hindi sa panahon ng pananakit. Di ba? At hindi ikaw yung magkukos ng pagdaramdam ng isang tao habang buhay. Kumising-gising kayo. Kung ganyan ang sitwasyon, pinagpe-pray ninyo sa Panginoon, Lord, katagpuin niyo naman po itong taong ito. Sana naman po mabago siya. Di ba? Kung meron kayong kinakasamang ganyan, iyon ang sagot ng Diyos. Kung hindi pa rin tumitigil at nagpapatuloy ang pang-aabuso sa inyo, inaabuso na kayo. Di pa rin kayo nagigising. Diba? Kailan kayo magigising? Pagpantay na yung paa ninyo. Ay, hindi na nga pala kayo magigising nung pagpantay na yung paa. Pantay na pa rin pa. Wala na nga palang gising yun. Habang buhay ng tulog yun. Habang buhay ng pahinga. Kailan kayo makakarealize? Pagbaldado na kayo't gulay? Di ba? Hanggat may pagkakataon pa, mga kapatid, maniwala kayo. Okay. Agang-aga tuloy. Joke lang ha. Di ako, binibigyan ko lang kayo ng ano, no? Nang kaliwanagan tungkol sa ganyan. Kasi kahapon nga may nagtanong eh. Siyempre, lahat ng sasabihin mo, i-chat mo ganun. Ang tagal nun eh. Minsan may ginagawa ka, hindi mo na ano, nakakalimutan mo na. O yun po yung sagot. No? Doon sa kapatid natin nagtanong, liwanagan mo yung isip mo at lakasan mo yung loob mo. Iwanan mo yan. Ako na nagsasabi sa'yo, iwanan mo yan. Hindi ka para dyan. No? At di ko naman sinasabi, maghanap ka uli ng iba. Mamahinga ka na. Pahinga mo na 'yung sarili mo, no? Ituon mo 'yung sarili mo sa pamilya mo, ituon mo 'yung sarili mo, ituon mo 'yung isip mo sa sarili mo, no? At 'wag ka pasok ng pasok sa mga maling sitwasyon. Tapos sa huli magtatanong kayo sa Diyos. Kung kailang nasa problema na kayo, saka kayo magtatanong sa Diyos. Eh kung una pa lang nagtanong lang kayo sa Diyos, hindi niyo naranasan 'yan. Kasi naawa ako sa ganun sa totoo lang. Sa mga inaabuso, sa mga binubugbog, sa mga sinasaktan, awang-awang-awa ako dyan. Yung puso ko talaga, alam nyo, parang nilalamukos na gano'n, no? Ako yung, kahit hindi ako yung sinaktan, ramdam ko yung sakit eh. Alam nyo yun? Hirap yung gano'n. Huwag kayong mananakit, no? Sa mga lalaki na nakikinig dyan, huwag kayong mananakit ng babae, no? Kung mananakit kayo, yung mukha nyo na lang sampalin ninyo, bugbugin nyo na lang yung sarili ninyo, pero okay, mananakit. Wala naman laban yan eh. O humanap kayo ng siga sa barangay ninyo, yun ang bugbugin nyo. Yun ang hamunin ninyo, hindi yung mga babaeng walang laban. Puro kayong mga pagtatapang lang kayo kapag hindi makalaban sa inyo eh. Okay. Okay na ba? Okay. Pag-pray nyo muna akong humupa. Panalangin nyo muna humupa yung ano ko. Ako ngayon nang hindi naka-recover eh, no? Okay, so tayo po'y mag-umpisa na. Yan muli, salamat po sa lahat ha. Sa lahat ng ating mga kaibigan, subscribers natin. Sa lahat ng ating mga taga-suporta. Maraming salamat po sa inyo, no? At naniniwala ako na yung suportang ginawa ninyo at pinagkaloob ninyo ay ibabalik sa inyo ng Panginoon. Tayo umawit sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Kami po ay tunay at totoo na naniniwala sa kabutihan, patuloy na pinapakita niyo sa amin at sa katapatan na lagi namin nararanasan mula sa inyo. Salamat sa kabutihan ninyo, salamat sa inyong mga pagpapala at salamat din sa umagang ito na kami ay minsan pang pinagtibay at pinalakas ninyo. Salamat sa inyong kagandahang loob. Salamat Panginoon sa buhay. Salamat sa umagang ito. Maingi po kami ng tawad sa inyo sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami at linisin ang inyong banal at makapangyarihang dugo. Sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagharap sa inyo, katagpuin niyo pong bawat isa. Malaya kayong kumilos, malaya po kayong gumawa sa buhay at damdamin ng bawat isa. Purihin kayo at sambahin, lumagay sa aming kalagitnaan ang inyong banal na presensya. Panginoong Jesus, lagi kang pinananabikan,
ng puso kong ito ang masilayan kay labis na kaligayahan, katuparan ng dalangin bawat Panginoong Jesus, lagi kang pinananabikan ng puso kong ito. Ang masilayan ka, labis na kaligayahan, katuparan ng dalangin bawat araw. Aking Panginoon, ikaw ang kalakasan, ang iyong pagdating ay aking kaaliwan. Pagkat ikay nakikita ng mukha, mamamalas ko ang iyong kagandahan. Panginoong Jesus, lagi kang pinananabikan. Minsan pa, Panginoong Jesus, lagi kang pinananabikan ng puso kong ito. Ang masilayan kay labis na kaligayahan, katuparan ng dalangin bawat araw. Aking Panginoon, ikaw ang kalakasan, ang iyong pagdating, ang aking makikita ng mukha, mamamalas ko ang iyong kagandahan. Panginoong Jesus, lagi kang pinananabikan. Aking Panginoon, ikaw ang kalakasan, ang iyong pagdating, ang aking kaaliwan. Makikita ng mukha, mamamalas ko ang iyong
kagandahan. Panginoong Jesus, laki kang pinalanabikan. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong pagpapala, salamat sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong pagmamahal. Sa umaga ito, Diyos, sa aming pagpapatuloy, dalangin namin ang inyong patuloy na pagsama, ang kabay, pagpapala at pag-iingat niyo po sa bawat sa amin. Samahan niyo po kami sa umagang ito. Malaya kayo magpahayag, malaya po kayong kumilos, at malaya niyong isakatuparan ang inyong manalalayunin. Samahan niyo po kami kayong isang maging mabuting tagapagturo ng bawat isa, magbigay kaliwanagan dito sa aming mga pananampalataya. Purihin kayo, ito po kami sa amin tanangin sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Muli, pinagpalang umaga sa bawat isa, tayo magpatuloy sa ating pag-aaral regarding sa ating topic na ang katiyakan ng pagligtas mula sa ating Panginoong Jesus. So, kagaya ng ating pinag-aaralan no, sa mga nakalipas na araw, ang ating kaligtasang tinanggap sa ating Panginoon ay may kalakip na pagsusumikap na panatilihin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. At sa ating pinag-aaralan kahapon, ay tinatalakay natin ang patungkol sa kapuspusan ng banal na Espiritu. So kagaya ng nauna natin sinabi, kasi nga ang pagkaunawa po sa sinasabing kapuspusan ay pag sinabing puspos ay yung emosyon lang. No, na lagi nakikita natin na kapag may mga nagwo-worship ay yun, yun na yung mga nang nagiiyakan, talagang nagsisigawan, no, yung mga pagulong-gulong, may mga nagwawala pa nga kuminsan, at iba may mga nanginginig, no? Ayun. So, yun ang pagkakaunawa nila sa salitang puspos. Pero pag sinabi pong kapuspusan at ang Biblia ang pinagbatayan natin, hindi po ito isang emosyon lang. No? Maaari sa isang banda na kapag tayo ay napupunuan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi kayang i-contain ang ating physical na katawan, kaya merong mga physical manifestations kung minsan. Totoo naman na kung minsan, talagang nga sa sobrang tindi ng presensya ng kapangyarihan ng Diyos, makakaramdam ka talaga sa may mga physical manifestations kung minsan. Yun nga, minsan talagang hindi kaya i-contain ng katawan mo, manghihina ka, no? Talagang babagsak ka sa sahig. Yung sinasabi kasing slain in the spirit, naniniwala ako doon in a sense na yung legit, no? Na kahit sa totoo lang, kahit hindi ka ilayhans, kapag talagang naramdaman mo yung presence ng Lord, talagang manghihina ka at manlalambot ka. That there is something na pumasok sa'yo na hindi kayang labanan ng physical na katawan mo kasi nga, kapangyarihan ng Diyos. Pag binasa nyo sa Bible, yung mga taong kinatagpo ng Diyos at paulit-ulit na na-encounter ang presence ng Lord, kagaya si Juan, nang makita niya ang Panginoon, bumagsak siya sa lupa na parang wala na siyang buhay. Nang makita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon, bumagsak talaga siya. No? So ganun ang nangyayari kapag nasa presensya tayo ng Panginoon. At meron talagang makakaramdam tayo ng matinding kagalakan sa puso na minsan, ito naman yung tinatawag na tears of joy, na iyak ka na lang ng iyak sa sobrang galak na nararamdaman mo. Amen? So meron namang manifestations ng pag-iyak na hindi naman tears of joy, kundi guilt. No? Nang maramdaman mo yung presensya ng Diyos, ay kinatagpo ka sa lahat ng bagay sa buhay mo kusang kamahina. No? Na-recall mo o pinakita sa'yo pag nandiyan ang presence ng Lord, kasi nga, ang laman at espiritu hindi pwede magsama. Kaya kapag malakas ang presensya ng Diyos, nakakaramdam ka ng guilt. No? At pagka dumako ka sa paglapit sa Diyos, pag yung guilt na yun ay inilapit mo sa Diyos, mas tumitindi yung emosyon. Kasi nga, ay dun mo nare-realize ang lahat ng mga pagkakamali mo. Kaya iyak ka ng iyak. Na dun mo sasabihin, hindi ko pala to dapat ginawa. Sorry Lord, patawarin mo ko. Siguro naranasan to ng iba. Naniniwala ko, marami sa inyo nakaranas ng ganun. Na talagang iyak ka ng iyak at talagang wala ka ng ginawa kundi humingi ng tawad nang ma-realize mo. Kaya nga, di ba, sinasabi natin, repentance and acceptance. Nang ma-realize mo yung mga pagkakamali mo at tinanggap mong mali ka, nagsisisi ka ng lubusan sa Diyos.
at iyak ka ng iyak sa sobrang tindi ng kapighatian ng damdamin mo dahil alam mong nasaktan mo pala ang Diyos. O hindi ba? Siguro naranasan niya ng iba sa atin. Ano? At alam kong ako, naranasan ko yan eh. Na talagang tindi ng iyak ko, na talagang sa dalaki ng nagawa kong pagkakamali sa Diyos. No? So yun, ganun yung pakiramdam. Pero pag sinabi po kasing kapuspusan, ikaw ay pinupunuan at ang kapuspusan ay para sa mga anak ng Diyos. Ang kapuspusang ito ay ibinigay ng Diyos para kanino? Para sa mga mananampalataya. Na ang purpose ay i-empower ang isang mananampalataya na magawa ang kalooban ng Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan. Ngayon, kagaya ng nangyari sa Panginoong Hesus, kahapon tinatalakay natin, nagkatawang tao po siya. Diba? Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi. Kahit gaano pa katatalino yung mga debatista ng mga nagsasabing si Jesus tao lang. Huwag kayong maniniwala doon, hindi yung totoo. No? Kasi nga, ganun nila minamanipula ang kaisipan ng mga tao at kontrolado nila, hindi sila pwede magbasa ng Biblia. Kung nalang ituro sa kanila ng religious leader nila, yun lang tusundin nila. Eh mali. Ano? Mali. Eh pag sinusog mo yung pinaka-pinuno niyan, alam nyo, huwag na pag-usapan yun. Pag sinusog nyo kasi, naku, makikita nyo. Ito na lang. Pag-usapan natin. Sabi daw kasi nila, si Jesus tao lang. No? Pero maliwanag sa Bible na yung Jesus na tinutukoy nilang tao, hindi naman yun na sinabi ng Biblia. Nagkatawang tao. Philippians chapter 2 verse 6. Basahin nyo yung kabuang yan. Tagalog naman yan. Siguro naman eh, maiintindihan ninyo. No? Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos. Meron bang tao na katangian ng Diyos? Hindi niya itinuring ang pagiging kapantay pa ng Diyos. Tignan niyo nga, bilang isang bagay na dapat panghawakan. Verse 7, salip ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. So pag sinabing pag-aanyong alipin, ito ay isang it is someone na isipin mo na meron siyang matinding kakayahan para gawin yan. Ibig pagsisabihin, pag sinabing ibinaba niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, hindi siya normal na nasa ganung kalagayan. Di ba? Naging tao siyang tulad natin. Naging tao. Hindi ho siya ipinanganak na normal na tao. Nakagaya natin na talagang ang mga ninuno natin, mga tao. Siya hindi. Nagkatawang tao siya. Naging tao. Maliwanag naman siguro yung Tagalog, di ba? Oh. Kaya ano sabi diyan sa verse 8? At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya. Ngayon, nung naging tao na siya, kasi nagkatawang tao siya, di ba? Nung nasa kalagayan na siya ng pagiging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. So ibig sabihin niyo sa mga talatang yan, makikita ninyo, pag sinabing hinubad niya pansamantala yung kanyang kalawalhatian ng kagaya sa Diyos, yung pagiging kagaya ng Diyos, hinubad niya. Kaya sa kanyang pagiging tao, nung nagkatawang tao na po siya, wala siyang taglay at daldalang kapangyarihan. Nagkatawang tao nga eh. Dumaan siya sa proseso ng pagiging tao. Dinaanan niya talaga yon, including yung pagsunod sa kautusan, dinaanan ng Panginoong Hesus. Kasi nga meron siyang tinutupad eh. Tinutupad niya yung kautusan at tinutupad niya yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ano nangyari? Matapos mangyaring siya ay binautismuan din sa tubig, mababasa natin, nung binautismo siya sa tubig, bumaba ang banal na espiritu sa kanya. At nang bumaba ang banal na espiritu sa kanya, doon nag-umpisa ang ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Doon na nakita ang mga himala, ang mga kababalaghan, doon na nakita ang lahat ng manifestations ng kapangyarihan bilang isang sinugo ng Diyos. Di ba? Nung tinanggap niya ang Holy Spirit. Ngayon, ito bang senaryong ito sa Panginoong Hesus lang nangyari? Hindi. Dahil yung senaryong yon ay nangyari din sa kanyang mga alagad. Just imagine, for 3 years, ang kanyang mga alagad, kasama niya. Tinrain niya. Pero hindi niyo po ba napupuna na pag binasa niyo po ang Gospels, no? Matthew, Mark, Luke, and John,
mababasa natin pare-parehas sa ilang mga talata na palagi niyang nire-review kung yung kanyang mga alagad pagdating sa kakulangan ng kanilang mga pananampalataya. Dumating pa nga sa punto, sabi ng Panginoong Hesus, hanggang kailan ba ako magtitiis na kasama kayo? Napakaliliit ng inyo mga pananampalataya, sabi ng Panginoong Hesus. Hindi niyo po ba napupuna yun? Na paulit-ulit niyang sinesermonan. Bakit dumating sa punto na si Pedro na ubod ng tapang, no? Sa pasimula. Pero nung dinakip ang Panginoong Hesus, anong ginawa ni Pedro? Natakot na rin siya. At nagpulasan din sa pagtakbo yung mga alagad niya na wala lahat sa tabi niya. Hindi niyo ba napupuna? Kung ilang beses na paulit-ulit niyang nare-rebuke, bakit may Judas pang nag-Judas? Matthew 17:17, sumagot si Jesus, kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at paluktot ang pag-iisip, hanggang kailan ba akong magtitiis sa inyo? Dalhin niyo rito ang bata. Ano bang sabi niya sa verse 16:15? Yan. Panginoon, maawa po kayo sa anak kong lalaki. May epilepsya siya at grabe ang paghihirap niya kapag sinusumpong. Madalas siyang matumba sa apoy at madalas din siyang mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa mga tagasunod ninyo, pero hindi po nila mapagaling. O, nakita nyo? Nakita po ba natin? Pero hindi po nila mapagaling. Kaya ano sabi ng Panginoong Hesus 17? Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at paluktot ang pag-iisip, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalin nyo rito ang bata. 18. Sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at lumabas ito sa bata at gumaling ang bata noon din. 19. Nang sila-sila na lang lumapit kay Jesus sa mga tagasunod niya at nagtanong, bakit hindi po namin mapalaya sa masamang espiritu? Sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya ninyo. O nakikita nyo po ba? What's the reason behind? Ito po kasi yan. Ha? Yung mga alagad niya, tinetrain niya for 3 years. Tinetrain. Pero bago umalis ang Panginoong Jesus, pag binasa po ninyo sa John 20 verse 22. Basahin natin, ha? Yeah. Pagkasabi niya nito, simulan muna sa 20, verse 20 din. Pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagiliran niya, labis na natuwa ang mga tagasunod nang makita ang Panginoon. O yan, di ba? Mga tagasunod ng Panginoong Hesus ang kaharap niya. Ito yung nabuhay na siya uli. Pagkasabi niya, muling sinabi ni Hesus sa kanila, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Ayan na. Ito na yung umpisa ng pagsusugo na niya doon sa kanyang mga alagad. Bakit? Babalik na siya sa Ama eh. Ano? Sabi niya na, kayo ay sinusugo ko rin. 22. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Nakita na po ba natin? Tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Iyan ang pagkakasabi ng ating Panginoong Hesus. No? Next verse. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Yan ang pagkakasabi ng Panginoong Hesus. Ngayon, nung hiningahan sila ng ating Panginoong Hesus, ito ay nagpapahiwatig na ang muling kapanganakan at bagong buhay ay ipinagkaloob na sa kanila ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Ephesians 1.13. Di ba? Tinatakan na sila. Binigyan na sila ng tatak. Ano yun? Yung Holy Spirit. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Kasi aalis na siya. Tinatakan na niya. Kumbaga sa isang tao, pumunta ka sa isang pamilihan, nakakita ka halimbawa ng mga magagandang klase ng bangga o prutas, ano? Nakakita ka. Ngayon, pumili ka na ng mga manggang kukunin mo. At sinabi mo doon sa tindero, Bossing, eto yung mga manggang napili ko, mga 3 kilo ito ha, pakikilo mo nga, 3 kilo ba, sakto? O, boss, 3 kilo, sakto. Sige boss, paki-separate mo na to, paki-tabi mo na to ha. Babalikan ko yan maya-maya, iikot lang ako dito sa palengkit para hindi mabigatan at may bibilin pa kasi ko.
Naintindihan po ba natin? Sa kalagayan ng Panginoong Yesus, kung ikukumpara natin ganun din, kasi meron pa siyang gagawing mahalagang bagay. Pero hindi po pwedeng iwanan niya yung mga napili niya ng ganun-ganun lang. Tinatakan niya yung kanya. At pagbalik mo, halimbawa, at nabili mo na lahat ng gusto mong bilhin, babalikan mo yung tindero ng mangga at kukunin mo kung alin yung ipinatabi mo. Yung pinatabi mo, iningatan niya yun. Kumbaga, sa'yo na yun. May tatak mo na yun eh. Binayaran mo na yun eh. Diba? Sa Panginoong Yesus, ganun din yung nangyari. Ngayon, nung umalis ang ating Panginoong Yesus, hiningahan niya yung kanyang mga tagasunod bilang tanda na siya'y pagmamay-ari na ng Panginoon o na sila'y pagmamay-ari na ng Panginoon. Amen? At yun ay palatandaan na sila ay pinagkalooban na ng bagong buhay at ng muling kapanganakan. Pero, kung mapapansin po ninyo after nun, basahin niyo po yung Luke 24:49. Sa Luke chapter 24, verse 49, ito naman ang sinabi niya. Matapos niyang sabihin, na matapos niyang hingahan, pero meron siyang isa pang tagubilin sa kanyang mga tagasunod. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hangkat hindi kayo napagkakaloban ng kapangyarihang mula sa langit. Matapos silang ingahan, meron pang ipinagbilin. Tinanggap na nila yung Espiritu ng Diyos bilang tatak na sila'y pagmamay-ari ng Diyos. Pero, meron pang itinatagubilin sa kanila ang Panginoon na huwag silang aalis sa Jerusalem hanggat hindi na pagkakaloban ng kapangyarihang mula sa langit. Kaya hindi ka na magtataka nung panahon na buhay ang ating Panginoong Yesus at kasama pa niya yung kanyang mga alagad, normal talagang mahihina. Bakit? Kasi wala pa sa kanila yung kapangyarihan. May pananampalataya sila pero hindi ganung katibay. Bakit? Kasi wala pa sa kanila yung tatak ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga paulit-ulit silang nare-rebuke eh, sa kahinaan ng kanilang pananampalataya. Ang purpose ng kapuspusan ay upang pagtibayin yung pananampalatayang iyon. Hindi lang basta pinagtitibay yung pananampalataya, kundi ginagawang ganap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, tinutulungan tayong maisakatuparan at magawa ang kanyang kalooban at layunin sa ating mga buhay bilang kanyang mga lingkod. Kaya dito sa part na ito, Luke 24:49, kung makikita po natin, tinagbilinan niya yung kanyang mga alagad na huwag aalis sa Jerusalem hangga't hindi nasasangkap pa ng kapangyarihang galing sa Diyos. Bakit? Kasi hindi nila magagawang magtagumpay kung wala yung kapangyarihang iyon. Diba? Kaya nga nung nagtanong yung mga alagad, ano sabi, ba't hindi po namin napalayas yung masamang espiritu? Nasagot ng Panginoon, mahina kasi yung pananampalataya ninyo. Yun ang purpose ng kapuspusan. Pinagtitibay yung pananampalataya natin sa Diyos at tinutulungan tayong maisakatuparan at magawa yung kalooban at layunin ng Diyos sa buhay natin sa kabila ng ating mga sarili-sariling kahinaan. Diba? Yun ang purpose ng kapuspusan. Hindi lang ito isang emosyon ng iyak-iyak, nagwawala, ha? Sigaw-sigaw, hindi ganon. Nginig-ginig, hindi po ganon. Kaya nung napuspos ang mga alagad ng Panginoon, ano nangyari? Kaliwat kanan ang mga himala, ang mga signs and wonders na kanilang ginawa, kaliwat kanan. Na noong buhay ang Panginoong Yesus, hindi naman nila nagagawa. Pero nung wala ng Panginoong Yesus, nung nandiyan ang Panginoong Yesus, matatapang sila eh. Bakit? Eh meron silang kakampi na may power. Pero nung nawala ang Panginoong Yesus, nabahaga mga buntot ah. Ama, kaya ano nangyari? Kitang-kita natin yung ebidensya. Nung tinanggap nila ang kapuspusan ng banal na Espiritu, yung kapangyarihan ng Holy Spirit, kahit wala ang Panginoong Yesus, naging matapang sila sa pangangaral at hindi lamang yun. Umabot sa punto na kahit buhay na nilang kapalit sa paglilingkod, hindi sila tumigil, hindi sila sumuko. Bakit? Lahat kasi sila puspos ng banal na Espiritu. Yun ang katangian ng tunay na puspos.
Mailagay sa alanganin ng buhay mo sa larangan ng paglilingkod, hindi tumitigil, hindi sumusuko. Di makaramdam lang ng konting hirap, ingalngal. Makaramdam lang ng konting hirap, susuko. Hindi yan ang kapuspusan na galing sa Diyos. Kaya ka nga pinupuspos ng Diyos para palakasin ka. Hindi yung konting kibot, tisod. Konting kibot, suko. Konting kibot lang, nangihina na naman sa pananampalataya. Konting kibot, hindi na magsisimba. Yung mga tunay na puspos, hindi ho natitisod yan sa mga taong mahihina ang pananampalataya. Huwag kayong magpanggap na puspos. Kung lagi na lang kayong nangihina, lagi na lang kayong tinatamad. Ha? Walang ganong klaseng puspos. Yung mga alagad nga at unang Kristiyano, pinapatay na eh. Eh kayo, konting emosyon lang eh. May nakatampuhan lang, di na magsisimba. Nakarinig lang ng konting rebuke, hindi na mag-church. Nakarinig lang ng pagsaway, tinutuwid lang. Nagtampo na. Alam nyo, wala hong papasok sa langit na matampuhin at matitisurin. Kaya kung ikaw matampuhin ka, ipasakop mo na yan sa Diyos ngayon pa lang. Bakit? Yan ang magiging hadlang mo sa pagpasok sa pintuan ng langit. Walang tinatanggap doon na mahina. Yun nga ang purpose ng kapuspusan, palakasin ka. Kaya kung hanggang ngayon, ikaw ay matampuhin, matitisurin, mag-isip-isip ka. Hindi ka makakapuk, baka sa, baka yung street na papuntang langit, hindi mo pa matagpuan eh. Baka yung daan nga lang papunta doon, hindi mo pa masumpungan. Kayong mga matampuhin, ano? Ayusin nyo yung mga sarili ninyo. Kayong mga matitisurin, ayusin nyo yung mga sarili ninyo. Baka kala ninyo nakakatuwa kayo. Hindi kayo nakakatuwa. Bakit? Puro kayo drama sa buhay. Konting nasaway lang ng konti, manghihina. Napagalitan lang, matitisod. Na-rebuke, matitisod. Tapos sisiraan ka din na sisiraan dahil natisod sila sa'yo. Hindi na ako mag-church dyan. Nakakatisod yung mga tao dyan. Hindi na ako magsisimba dyan kasi yung pastor dyan, ganito ganyan. Hindi na ako mag-church dyan kasi yung pastor dyan, ang nakikita lang yung mga nag-iikapo. Kami mga may hirap, di kami pinapansin. Ang tanong ko sa'yo, ganito. If ever na ganun yung pastor mo, sino ba pinuntahan mo? Hindi ba tang Diyos? Hindi naman yung pastor mo, pinuntahan mo ang Diyos, di ba? Yung Diyos ba ganun ang ginawa? Hindi ba't lahat ng tao minahal niya? Nang dahil lang sa kasalanan ng isang tao, ititigil mo yung pagsamba mo sa Diyos? Naiisip mo ba yon? Nang dahil lang sa ginawa ng ilang tao, yung mismong Diyos na nagbigay ng lakas, ng buhay sa'yo, pinatawad ka, piniligtas, idadamay mo? Hindi ka ba nag-iisip? Kaya tigilan nyo na yan. Tampo-tampo, tisod-tisod. Iwan ko sa inyo. Kahit saan kayong pumuntang simbahan, may nakakatisod. Kahit saan kayong pumuntang church, walang perpekto. Makakaranas at makakaranas kayo the same situation. Ngayon, yun yung purpose ng kapuspusan. Bakit? Kasi tutulungan kanyang malagpasan at mapagtagumpayan ang ganong lahat ng klaseng sitwasyon, mga tao, kalagayan. Yun lang pala magpapatigil sa iyo sa pananampalataya mo? Tao lang din? Yung taong nagkakasala lang din ang magpapatigil ng pananampalataya mo sa Panginoon? Doon ba nakasentro ang pananampalataya mo sa tao lang pala? Ha? Kaya kayo mga matatampuhin, ha? Mayus-ayus kayo. Kinakalampag ko yung mga kukuti ninyo. Umihawak lang akong kaldero. Pang! Ha? Mayus-ayus kayo, ha? Puro kayo tampo-tampo. Di na kayo nagbago. Hindi kayo mga bata. Iba sa inyo, tumanda na sa pananampalataya, matampuhin pa din. Hindi lang napansin, magtatampo. Mayus-ayus nga kayo. Tapos sasabihin nyo, puspos kayo. Puspos kayo ng tampo. Yan. Ewan ko sa inyo. Maliwanag na sinasabi. Di ba? Mismo ang Panginoong Yesus na nagsabi, kailangan ng mga alagad niya yung kapangyarihan. Matapos niyang hingahan at ipagkalobang kanyang banal na espiritu,
Nagbigay pa siya ng panibagong tagubilin. Antayin ang kapangyarihan. Yun, yung kapuspusang inaantay. Diba? Yan ang tagubilin niya. And after natanggapin nila yung sinasabing kapuspusan na mula sa banal na Espiritu, kung paano ang Panginoong Jesus ay ginamit mightily with signs and wonders, ganun na rin ang nangyari sa mga alagad. Depende sa ministeryong ipinagkaloob sa kanila. Halimbawa na lang kay Esteban. O si Esteban, isa sa mga naging, hindi niya na nakita ang Panginoong Jesus, pero isa si Esteban sa mga hinirang na maging lingkod ng Diyos. Nang napuspos sila Esteban at ipinanalangin ng mga alagad, napuspos din sila ng banal na Espiritu. Ginamit din sila ng Diyos mightily. Diba? O, ano nangyari? Pero, si sa kalagayan ni Esteban, mahaba ba yung naging istorya ng buhay niya sa Bible pag binasa ninyo? Hindi ganun kahaba ang kanya naging kontribusyon. Pero, malaki yung impact na nagawa ng buhay ni Esteban. Imaginin mo, pinapatay ka na, binabato ka. Pagkatapos, habang ikaw ay binabato ng mga taong bayan, pagtingala mo ng langit, ang hiniling pa niya sa Diyos, Lord, huwag niyo nang singilin sa kanilang kamay ang aking dugo. Saan ka nakakita ng taong pinapatay? Right there. Sa kanyang kalagayan, habang siya binabato at pinapatay, nagre-release na siya ng pagpapatawad. E kung nga, sinisiraan ka lang eh. Hindi mo naman, kung gumanti ka, mas mahigit pa eh. Diba? Bakit ba paulit-ulit na galit ang Panginoong Jesus galit doon sa mga pariseyo? Doon sa mga pariseyo. Bakit galit ang Panginoon? Kasi mga hipokrito. Diba? Alam nila ang lahat ng batas patungkol sa kautusan, pero hindi nakikita sa kanilang buhay. Diba? Kaya galit ang Panginoong Jesus eh. sa mga hipokrito at doon sa mga pariseyo. Bakit? Kabisado lang ang batas, pero hindi nakikita sa kanilang buhay. Kaya nga si Esteban, nung panahon na siya ipinagbabato, di ba? Habang binabato siya, nagre-release na siya ng pagpapatawad. Acts 7:60. Lumuhod siya at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanang ito na ginawa nila. At pagkasabi niya nito, namatay siya. Diba? Yun nga yung sinasabi natin eh. Napakaliwanag, diba? Yung mga pariseyo, alam nila yung batas. Pero yung puso nila punong-puno ng karumihan, nakapaloob sa kanilang damdamin at isip ang mga masasamang damdamin laban sa kapwa. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, diba? Para kayong mga libingang pinaputi, mapuputi ang labas, ang loob, mga bulok. Yan yung example ng kapuspusan. Isa yan sa mga halimbawa, pinapatay. Hindi mo magagawa yon na magpatawad sa isang tao, baka yung batukan ka lang eh, nag-aapoy ka na sa galit eh. Nasabihan ka lang ng mataba, galit ka na, diba? Oh. Hi sis, ano ka ba? Itsura mo. Para ka ng drum. Di ba? Di ba? Masasaktan ka pag sinabihan ka ng ganun eh. Di ba? Sasagot ka naman, eh bakit? Ikaw nga, pangit-pangit mo. Hindi ko man sinasabing pangit ka eh. Di ba? Di ba? Nagsisiraan na. Oh. Ikaw nga, pangit-pangit mo. Sinabihan ko bang pangit ka? Sinabi ko ba sa yung pangit ka? Oh, di ba? Nagagaano na na. Eh, ito hindi. Pinapatay. Pinapersecute. Baka hindi nga lang pambabato inabot dito, baka binugbog pa to eh. Si Esteban. Pero, sa kabila ng nararanasan niyang persecution, buhay na niyang nakataya, gumanti ba siya ng masama? Hindi. Dahil si Esteban ay puspos ng Espiritu ng Diyos, maging sa kamatayan, tinanggap niya. Nagpatuloy siya. Pinanindigan niya yung pananampalataya niya sa Diyos. And at the same time, habang pinapatay siya, nag-release siya ng pagpapatawad sa mga taong pumapatay sa kanya. Isipin mo yun, no? Actual kang pinapatay, pero pinatatawad mo. Kaya ba natin yan? Oh, yung mga nagsasabing puspos dyan, kaya niyo bang gawin yan?
Yan yung example. Na-overcome natin yung mga weakness natin. Nagagawa natin yung mga imposible. Nagiging posible yung mga imposibleng bagay dahil tinutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen! O, yan ha. Example lang yan. Palagay ko, mapapahaba tayo rito sa usapan nating kapuspusan. Ano? Pero okay lang yan. Hindi naman tayo nagmamadalit. Wala tayong hinahabol. Ano? So, unti-untiin natin hanggang sa maintindihan po natin. Amen po ba? So, maraming salamat po sa inyo sa araw ng bukas. Tayo, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral na ito. Babalik tayo makalipas sa ilang saglit para naman po sa ating sama-samang pananalangin. Magandang araw po sa bawat isa. Ito po si Brother Francis Coronel. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon unang-una sa gawad na ito ng YouTube para po sa ating channel na My Hiding Place TV. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa award na ito para sa ating silver play button na iginagawad sa mga channel sa YouTube na naka-reach ng 100,000 subscribers. Una sa lahat ay taus-puso ang aking pasalamat sa ating Panginoon sa Diyos na siyang tunay na may akda ng ating gawain at ministeryong ito sa ating online o sa social media. At pangalawa, nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat ng mga tao na tumangkilik sa channel natin, sa mga patuloy na sumusubaybay. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo lahat, at una sa Panginoon at pangalawa sa inyo, sapagkat kung wala po kayo, ay wala po ang channel na ito. Ang tagumpay na ito ay kabalaki ang bahagi ninyo, no? O malaki ang bahagi ninyo sa tagumpay na ito. At naniniwala ko ng Diyos ay patuloy nagagawa ng mas maraming dakilang bagay pa, no? Para po sa ating programang ito. Muli, ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa ating channel, sa ating ministry na ito na My Hiding Place TV. Maraming salamat, at maging sa pamunuan ng YouTube ay maraming salamat po sa inyo, no? Sa lahat ng mga bumubuo, sa lahat ng mga staff ng YouTube, ano? Maraming salamat po sa inyo. At ito po isang malaking karangalan para sa amin na mabigyan ng ganitong klaseng award. Maraming salamat po sa inyo, at patuloy tayong pagpalain ng Panginoon, at hanggang sa mga susunod pang mga panahon at mga susunod pang taon, ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po'y magsama-sama. Purihin ang Panginoon, at sa Diyos ay binabalik ko ang walang hanggang mga papuri at pasasalamat. Panatagang aking isipan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Brother Jel Briggs Valparaiso alias Cap. Ako po ang arranger, musician, editor, technical and social media operator ng My Hiding Place TV. Una po sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa ating Diyos sa patuloy na pagsama niya sa atin upang mas lalo pang tumatag at lumago ang ating programa. Alam ko po sa sarili ko at sa amin na hindi ito dahil sa aming pagsisikap kung kahit nagpapatuloy ang ating programa, kundi dahil ito sa pagsama at gabay ng tulong ng Diyos sa atin. Itong award na ito na natanggap namin mula sa YouTube ay isang pagpapakita lamang na ang lahat ng pagsisikap at pagtatyaga natin ay mayroong bunga. Kaya patuloy ko pong hiling sa bawat isa na patuloy niyo po kaming ipanalangin, maging si Pastor, maging ang iba namin kasamahan, na bigyan kami ng Diyos ng kalakasan upang magawa pa rin namin ang layunin ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating morning devotion at sa pakikinig ng mga awiting handog para sa Diyos. At makakaasa po kayo, mga kapatid, na marami pa po kaming gagawing original at cover songs ng mga papurit, pagsambang awit para sa Panginoon. Kaya sa Diyos po ang lahat ng papurit, pasasalamat. Ingatan po tayong lahat ng Diyos, mga kapatid. God bless po. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hinding-hindi na ako muling
panahong walang matapuhan. Sakit na ng takot at kakipitan, siyang Diyos na malalapitan. Si Yahweh ang aking pag-asa, magulong mo ay aayusin niya. Bakong simula ang ibibigay, dahil sa Diyos ako'y magtatagumpay. Siya ang Diyos na mata matatakbuhan.
Ay, may nagbabalik para po sa ating sama-samang pananalangin. Tayo muna'y umawit ng isang awit ng pagsamba sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Anatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko at damdamin. Ang kanyang mga kamay, aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya, lubos ang ligaya. Ano mang kalakayan, isipin o problema, lumapit sa kanya, tiyak ang dugo niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang sa Diyos ko lang nakamtan. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay ang Diyos ang gumagabay sa isip ko at damdamin. Ang kanyang mga kamay, aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya, lubos ang ligaya. Lumapit sa kaniya, tiyak ang tugo niya. Sa pilik ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang paan sa Diyos ko lang nakamtan. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mga ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi
sa Diyos ko lang nakamtan. Sa Diyos ko lang nakamtan. Sa Diyos ko lang nakamtan. Nakilang Diyos, among makapangyarihan sa lahat, kami po ito puso'ng nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa kalakasan at patuloy na pagbibigay sa amin ng pagtatagumpay at sa umagang ito dinadalangin ko po sa inyo na patuloy niyo pong pagpalain at patuloy kayong kumilos sa buhay ang bawat isa. Dinadalangin ko po Panginoon na patuloy niyo pong gamitin na daluyan ng pagpapalang spiritual ang aming programang ito na My Hiding Place TV upang sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon ay maabot at katagpuin ninyo ang bawat isa. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ng lahat ng inyong mga lingkod. At dalangin ko na sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon, abutin ang kanilang mga panghihinang spiritual. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa, patuloy niyong palakasin, patuloy niyong tulungan, at patuloy na bigyan ng pagtatagumpay. Maraming salamat sa kabutihan ninyo. Patuloy rin pong pagpalain, Lord, ang lahat ng mga pastor na nagtatalaga ng kanilang buhay sa larangan ng kanilang paglilingkod at pananampalataya sa inyo. I pray na patuloy niyo pong sustain ang lahat ng kanilang mga needs at kayong siya mag-provide ng lahat ng kanilang mga panginangan. Ang provision ninyo sa kanilang buhay ay patuloy niyo pong ibuhos. Pagpalain niyo pong bawat isa, patuloy na bigyan ng pagtatagumpay sa kanilang mga buhay. Dinadalangin ko rin po sa inyo sa oras na ito, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang mga mahal sa buhay, asawa at mga anak, mga miyembro, kapatiran at mga manggagawa na nasa ilalim ng kanilang mga pamumuno. Kabayan at pagpalain niyo po silang lagi at patuloy na pagtibayin sa kanilang mga pananampalataya. Panginoon, sa umagang ito, dinadalangin ko rin po sa inyo ang lahat ng aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kapatid, si Ate Baby, Ate Ria. Ingatan niyo po silang lagi at patuloy na samahan at patuloy na bigyan ng pagtatagumpay sa kanilang buhay. Ingatan niyo po silang lagi at patuloy na samahan. Lord, pagpalain din ang lahat ng aking mga pamangkin, nag-aaral man o mga nagtatrabaho, ingatan po ninyo at kaysang patuloy na gumabay at mag-ingat sa bawat isa. Ilayin niyo po sila sa masamang impluensya ng sanlibutan ito. Dinadalangin ko rin po sa inyo sa umagang ito na pagpalain niyo po ang batang si Sofia Galim, lumaki siyang malakas at malusog at malayo sa anumang panganib. Dinadalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, si Alex Rosales sa kanyang pag-aaral, patuloy niyo po siyang samahan at bigyan ng pagtatagumpay. Pagpalain din po, Panginoon, si Kyo Bernard sa kanyang buhay, kayo mag-ingat para sa kanya at magbigay ng kalakasan. Ang kagalingan din, Lord, sa kanyang karamdaman na ipatuloy niyo po yung pagkaloob, ipuin niyo po siya na iyong mamagpal at makapangyarihang kamay at patuloy na bigyan ng kalakasan, kagalingan at pagtatagumpay. Ingatan niyo nga po siyang lagi, patuloy na samahan, patuloy na pagpalain at patuloy na ingatan. Nakilang Diyos, dinadalangin ko rin po sa inyo sa oras na ito ang lahat ng aking mga kasamahan sa programang ito. Dona Michelle Robles, Arsia, Armay Lamera, Jel Briggs, Valparaiso, continue to bless them mightily at patuloy niyo po silang pagpalain sa kanilang buhay. Ingatan niyo po silang lagi, patuloy niyo kabayan, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, pagpalain ng kanilang mga mali sa buhay, at patuloy niyo po silang pagtibayin sa kanilang mga pananampalataya. Maraming salamat sa kabutihan ninyo, maraming salamat sa inyong pag-iingat, maraming salamat sa inyong kabay, at dinadalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, na pagpalain ng kanilang mga mali sa buhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga prayer requests ng aming mga kapatid. Dalangin ko po na patuloy niyo pong pagpalain, Lord, Sister Ruth Cabrera, more customers sa kanilang online food business at additional na puhunan at financial provision para sa kanilang bagong business na adobong mani at food binalot upang magkaroon sila ng dagdag kita para sa pangbili nila ng food supplements at maintenance ng kanilang mga gamot. Niles Rose Sky, ilayo sa anumang karamdaman at kapahamakan ng buong pamilya. Tuloy na siyang gumaling mula sa stroke at ganoon din sa kanyang manugang na laging masakit ang tiyan dahil sa kanyang gallbladder stone. Arnelia Trajano, dalangin namin ang mabilis at tuloy-tuloy na pagaling ng dalawang braso ng kanyang nanay Veronica Ramos. Adelfa Habol, dalangin namin na maging normal ang monthly period ni Jamaica Habol at mawala ng tigus niya at buwaba ng kanyang kolesterol. Dalangin namin na mawala ng goiter ni Flor Cajepe at nawa si Francisco Habol naman ay manumbalik sa inyo at ilapit niya sa inyo ang anumang mga suliranin niya sa kanyang buhay. Alba Mirasol, patuloy na lumago ang kanilang church na King's Mission at ingatan niyo po ang kanilang Pastor Romeo Ancheta. Palagi maging malusog ang kanilang apo at mahal sa buhay at maging maayos ang hanap buhay ng kanyang asawa. Dalangin namin ang kagalingan sa kanyang tatay mula sa pneumonia at paradong ugat sa kanyang puso.
orasyon ang batali dalangin namin ng pagkagalingan para kay Jaymar at sa dawa niyang anak mula sa lagnat at sa mga nararamdaman nilang hindi maganda. Leti umandak, maging maayos ng spiritual na buhay ng buong sambahayan niya at financial provision, maakay niya sa pananampalataya ang mga kapatid niya at mga pamangkin. Amelita Flores, si Puin at pagalingin ng upat si Puni Edimel at ingatan niyo po siya pabalik ng Maynila at manumbalik ang ganas sa pagkain ng kanyang nanay. Sofia Buena, dalangin namin na matugunan ng kanyang mga kahilingan at matapos na ang mga tinagdaraanan niya. Provision sa makabayad na siya at hipuin ang mga taong kausap niya sa bangko. Shay Cortez, dalangin namin na mawala ng kanyang stiff neck. At kay Lucy Bedana, dalangin namin Lord ng total healing sa kanyang paninig at maging normal na ang kanyang blood pressure. Dalangin din namin ang spiritual growth sa kanyang family. Evangeline Kamaligan, kagalingan ni Raiden mula sa prostate at kidney stones at ganoon din sa kanyang high blood at sakit ng buong katawan. Matangkap si Leo Albiol at Federico sa ospital sa Saudi. Jean Hermosillas, mabigyan siya ng suitable work para sa kanya. Julieta Jose, proteksyon sa kanyang pamangkin na si Kamay at si Kame at Angelo patungo Amerika at dalangin para sa kaarawan ni Zaira. Kailanin kunanan, ingatan at iligtas sila sa amo sila magpunta at palakasin ang immune system ni Aban, Lucas, Moti, Blake, Ivy at Ia mula ang pananakit ng ulo ni Micah at ingatan lagi ang biyahe ni Salvador. Ganon din kila Julian, Marvin, Mary Jane at Judith at patuloy na lumakas ang kanilang tindahan at ang iron spec na maging extra income niya. Lusawin ang bukol sa kanyang katawan at palakasin ang spiritual niyang pananampalataya at makakilala din ang kanyang pamilya. Matapos ni Ashley ang kanyang research, kay Jen Pelgone, health and peace of mind nila Paula Pelgone, kaligtasan na tulungan niyo po sila sa trabaho nila sa Nigeria at sa pamilya niya dito sa Pilipinas. Ay Irene Trinidad, complete healing and freedom ni Ivan from autism at gagaling niya sa nalalambot niyang pakiramdam, provision sa house and lot at paglago ng pananampalataya ng buong Trinidad family. Kay Marlene Balacano, dalangin na maalis na nila mula sa pagkakasal ng lupa nila mag-asawa at matransfer na sa kanilang pangalan. Patuloy na pag-iingat at gabay sa kanilang kalusugan at provision at kay Remy Balahan, dalangin namin na kagaling sa pananakit ng John, financial provision. Ronnie Fernandez, kagaling sa karamdaman ni Nora Evangelista, patuloy na proteksyon at gabay sa anumang pagsubok at sakit para sa buong Bulanios at Fernandez family. Estiliola Apolona, patuloy na kagaling sa kanyang lalamunan at katawan, pag-ingat sa kanyang mga anak, kagalingan ng kanyang apo na si Genesis Apolona at patatagin panglalo ang pananampalataya sa kanilang pamilya. Edith Orong, dalangin niya sa kanyang sakit, dalangin niya ang kanyang kapatiran na aksidente, hipuinawa ng Panginoon ng doktor na mag-o-opera dito. Kagalingan ng pananakit ng Johnny Adam, sapat na katalinunan at kakayahan para matapos si Kuya Vlad ang mga hihipan niya natatapos. Dalangin niya ang mga kapatiran na walang trabaho at dalangin niya ang malaking pagbabago sa pag-process ng papeles na student visa at school and course ni Tate Diego na matanggap na rin po siya. Dalangin niya sila Kiko, Mama at Ineng na nasa Olongga po. Magandang kalusugan at ingatan silang lagi at makakilala din sa inyong mga salita. Magandang kalusugan para sa mga pastor at leader ng Kalinan Church. Agaling sa mga kapatid na may mga sakit, lalo na kay Huli Gil Marinas, tulungan siyang gumaling na lupusan at pinasya din si Naami Hiling. Pag-iingat kila Ate Milet at Pastor June sa farm sa Montalman, provision sa kanilang mga bayarin, talino at pag-iingat sa kanilang mga anak kay Ivan Vlad Zion at Adam, pangalagaan po silang palagi. Patuloy na paglago ng kanilang hanap buhay, sari-sari store at ang kanilang travel and tours. Kay Meron Things sa Biguero, ingatan nawa sila sa lahat ng oras at gawin magaan ang bawat araw nila sa trabaho upang makayanan nila ang bigat na ibinibigay sa kanila. Dalangin din namin Lord ng kalakasan sa araw-araw na pakikisalamuha sa kanilang mga employer sa bansang Saudi Riyadh at ingatan nawa ang kanilang mga mahal sa buhay sa araw-araw na pakikipagsapal rin sa kalsada at magandang kalusugan. Marcel Resco, emotional and spiritual healing para kay Angelito, Juni at Beverly. Maging maayos ang paghahanda at pagdaraos ng grand reunion ng Batch 91 ng SJS sa date na napagkasunduan. Financial provision sa kanilang mga pangangailangan. Yengel Banyes, kagaling at manumbalik ang lakas ng katawan ng kanyang bayarin si Edgar Berzosa. Adelfa Jimeno, total healing and fast recovery sa kanyang asawa ni si Ronald Jimeno sa sakit ng pneumonia. Arlene Pinera, patuloy na dumaloy ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay, pag-ibig na nagmumula sa kanya at kapayapaan, dani hinahon, magkaroon ng kapayapaan ng kanyang isip, financial breakthrough, kagalingan sa makaramdaman at iligtas sila sa lahat ng kapahamakan, magkaroon ng wisdom ang kanyang mga mahal sa buhay at mas lalo pang patatagin sa kanilang pananampalataya. Evelyn Palmes Villanueva, dalangin niya ang kanyang migraine na mawala at safe and sound sa pag-uwi ng Katanduanes sa Lunes. Evelyn Galacio, ipagkalob ang sari-sari store at lugar na kanyang inaasam. Leia Ostero Avelera, maging normal ang uric acid, blood sugar at blood pressure ng kanyang anak na si Aleli Avellera.
Maraming salamat sa kabutihan ninyo at pagpalain din po ninyo ang Illuminous Dermaskin Clinic sa pangunan ni Dr. Veren Hernando at maging ang Illuminous Salon. Dalangin ko na patuloy niyo pong pagpalain, paramihin pa ang mga branches ng mga clinic at salon na ito at patuloy kayo magbukas ng maraming opportunity. Tinadalangin ko po sa inyo na kayo magdala ng mga tamang tao at staff para sa mga branches na ito at patuloy kayong kumilos at pagpalain ng lahat ng mga partners at mga staff na existing staff sa mga business na ito. Pagbigyan niyo po sila ng isang puso at isang spirito na nagmumula lamang sa inyo. Dinadalangin ko rin po sa inyo sa umagang ito na patuloy niyo pong pagpalain ang lahat, maging si Dr. Marian, bigyan niyo po siya ng lakas at kabay, patnubayan niyo po siyang lagi, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, biyayaan niyo po siya ng lakas o Diyos and knowledge and wisdom sa lahat ng sitwasyon at kalalagayan sa kanyang buhay, sa kanyang mga pagpaplano at desisyon at sa lahat ng kanyang mga pangarap, ang gabay at pangunguna po ninyo ang patuloy na sumakanya. Ingatan din po ninyo ang kanyang mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga taong malapit sa kanyang puso. Pagpalain din Lord, si Sister Lottie Santa Cruz, ingatan niyo po siyang lagi bigyan ng kalakasan at bigyan ng pagtatagumpay sa kanyang buhay. Pagpalain ng kanyang hanap po at negosyo, ang asawa at anak niya, ingatan din po ninyong lagi. Patuloy niyo po silang palakasin at gabayan at ingatan at bigyan ng pag-iingat. Mama Romina Goson, patuloy niyo po siyang pagpalain at bigyan din ng kalakasan. Pagpalain ng kanyang hanap buhay at negosyo, ingatan ng kanyang mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga taong malapit sa kanyang puso at pagtibayin ang kanilang mga pananampalataya. Tinadalangin ko rin po sa inyo na pangunahan niyo po siya at sa mga activities na kanyang ginagawa at pinupuntahan kayo po patuloy niya sumama at kumabay at ng property na kanyang pinoproseso, ito po yung maging matagumpay mula sa inyo. Gabayin niyo po siya, Panginoon, dalhin sa mga tamang tao na makatutulong para sa kanya. Ingatan po ninyo ko bilang inyong lingkod at maghari sa aking puso't isipan ng banal na pagkatakot sa inyo, pagdakat sa katwiran ng kabanalan, kababaang loob, pag-ibig, pangunawa, kainahunan at ang pagpipigil sa sarili. Sa lahat ng mga pagsubok at pag-uusig at pagtitiis, sa lahat ng mga persecutions at mga temptations, tulungan niyo po kong malagpasan at mapagtagumpayan ng lahat ng ito sa tulong at kapangyarihan ng inyong banal na espiritu. Ang aking buong buhay, puso, isip, lakas at kaluluwa, talento at kaloob na pinagkatiwala sa akin, lahat ng ito inaalay ko po sa inyo at malaya inyong gamitin sa kapurihan at karangalan lamang na inyong dakil at makapangyarihang pangalan. Sa mga bagay na hindi ko pa nauunawaan, kayong magpaunawa sa akin at pagturo. Sa mga bagay na pagkakamali ko at hindi tama, kayo ang siyang magtuwid sa akin, Panginoon. Sa oras na ito, tulungan niyo ko na mapagtapatan ng lahat ng mga bagay na pinagkatiwala niyo sa akin. Ang aking mga paa ay akayin po ninyo patungo sa landas ng katuparan kung paano ako ay dinisenyo ninyo bilang inyong lingkod. Dakilang Diyos, tulungan niyo ko, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon at ibaba ninyo ko sa pinakamababang amtas sa pagiging lingkod upang walang imang lagi maitaas kundi tanging kayo lamang. Maraming salamat sa inyong kabutihan at sa inyo po lubos kaming umaasa at lubos akong nananalig. Patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan at kayo siya mag-provide, Lord, ng lahat ng aking mga pangangailangan. Salamat sa kabutihan ninyo. Pagpalain niyo po programang ito. Naging ang bawat si Samim, ang biyay at pagpapalan niyo ipatuloy ng mga umapaw. Sa inyo po, ibinabalik namin ng walang hanggang mga papulit, parangal, pagluwalhati at pasalamat. At ang mga katugunan sa dalangang ito, inaangkin namin na may buong pananalig at pananampalataya. Ito pong aming samot na nangis at tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen at amen. Muli isang pinagpalang umaga at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Sa araw ng bukas, tayo po'y muling magkita-kita. Sa kala ng ating mga kasama sa ating programa, Donna Michelle Robles Arcia, Aramay Lamera, Chad Briggs Valparaiso, ito po yung lingkod Francis Coronel at ito po ang My Hiding Place TV. Good morning everyone. God bless you all and to God be the glory. Patay na yung mic up.